Podcast. Nagtatanong sa amin dati kung pwede daw gamitin yung kanyang three-phase na breaker, gagawin niyang single-phase o two-pole na lang. Pwede naman. Halimbawa, kung ang tanong nyo naman ay, pwede ka bang hindi mag-jumper? Pwede ka bang hindi mag-jumper dyan para magiging single-phase lang to? Ang magiging problema nun, pwede din naman. Pag hindi ka nag-jumper, ang magiging problema nun, hindi mo magamit yung 3. Hindi mo magamit yan. Ang palagi mo lang magagamit dyan, 1 and 2 lang palagi. Halimbawa ganito. Ganito kasi yan. Ang pinaka-bus bar niya, ganun yan, no? 1, 2, 3. Pagdating dito, ganun yan. 1, 2, 3. Hindi mo malalagyan ng... Hindi mo magagamit yung 3 kapag hindi mo siya ginampiran. Ang magagamit mo lang palagi dyan ay 1 and 2. Tapos, lalaktaw ka naman. Halimbawa, kung ilang sirkuito yung panel board, kung ilang breaker yon, malalaktawan mo palagi yung 3. Halimbawa ito, 1, 2. Yan lang yung magagamit mo, 1, 2. Tapos, yung 3 hindi mo gagamit. Gagamitin mo naman ay 1 and 2. Ito na naman yon, 1 and 2. So, magkakaroon ng patlang yung iyong pag-determinate. So, ngayon, para magamit mo naman yung lahat ng bus bar mo, jajamperan mo ngayon yung line 3 mo. Kukuha ka sa line 2. Kailangan, ang malagyan mo dyan, 1 and 2, tapos 3 and 1, tapos 1 and 2 na naman. So, pag ang tanong naman ay, hindi ba mag-o-overload yung isang linya? Kasi pagdating kasi dito, magdudubli siya ng gamit. Halimbawa, natapat siya sa 2 and 3. Tapos, 3 and 1 na naman. O, ibig sabihin, kapag sa 3, iisang linya lang kasi yon. Maggamit mo na naman ulit yung isang linya niyan, yung 3 and 1 na naman. So, para maging balanse yung load, kailangan kukumputin mo yung sirkuito. Yung halimbawang kung ilang watts lang yung isa gagamitin mo para doon natatapat na bus bar, para hindi naman hindi mag-overload o hindi ma-overuse yung isang linya. Kasi kung ang load na ilalagay mo ay mas malakas doon sa 1 tapos 2 and 1, kapag malakas yung may ilalagay mong load doon, mangingitim to o kaya masusunog tong isa. Kaya kailangan babalansahin mo din yung ilalagay mo na load. So, ang palaging magagamit dyan, kumbaga, yung mas malakas na sasalo dyan o mas malaking sasaluhin yan, yung isang linya mo. Kung sa line 2 ka, kumuha ng jumper, mas ito siya yung mas mabigat ang dadalhin niya kasi dudubli yan pagdating dito. Kasi guys, ganito yung, ito kasi ay iniwan ko kay Walter. Ngayon kasi, apat na sirkuito kasi yung pinagawa natin sa kanya na ilaw. Bali, dapat ganito yan. Ito, 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 ito. Tapos ito, dapat ibabakan dito. Dapat ito hindi gagamitin kasi wala na tong kapartner. Ang bilang yan guys ay 1, 2. Ito may power yan. 1, 2, may power. Tapos, 3, 1. Yan, may power pa rin yan. Kasi doon, 3, 1. May power pa rin. Ngayon, ang ginawa niya kasi, ginamit niya lahat kasi nga mayroon tayong isang outlet. Yan o. So, hiniwalay niya to. Ngayon, ang ginawa niya ay ganito. So, pasintabi kay Walter. In case lang ter na mayroong magkakaroon ng ganitong viewers natin. Itong ginawa niya.
Itong isa, ano to eh, number 2. Tapos yung isa, 1. So tama yan. Ito yung kapartner ng isang outlet niya eh. Ito. Para magamit niya to, lahat ng breaker, ang ginawa niya, pinaghiwalay niya yung isang linya, nilagay niya doon yung isa para magamit niya yung outlet. Tapos para magamit niya lahat yung breaker kasi parang nanghihinayang siya na hindi magamit yung lahat ng breaker. Ngayon, ganito ang naging problema niyan. Etong isang sirkuito, walang ano. Hindi iilaw kasi iisang power lang yan eh. 1 and 2 and 3 lang 2 eh. Yan o, bus bar niya, 2 and 3. Kaya hindi ko mapailaw. Ngayon, nung tiningnan ko, nung binilang ko, kaya pala hindi siya umilaw dahil isang linya lang yan. Yan o, 2 and 3. Naka-jumper lang yan. Kaya hindi siya iilaw. Tama yung wiring niya. Pagdating lang dito, hindi ilaw. Kasi nga, 3-phase yung ating circuit breaker, yung ating main. So, pag 3-phase yung main natin, pati bus bar yan, 3-phase yan. Sa mga branches, magkakaroon ng single-phase o two-pole na tinatawag natin kapag ang gagamitin mo ay two-pole lang na circuito. Magkakaroon lang ng 3-phase dito yan kapag mayroon kang gamit na 3-phase. Pwede mong gamitin yung tatlo. Ngayon, kung wala ka namang kailangang gagamitan ng 3-phase dito sa mga branches, pwede mo lahat i-single-phase. Yon. So, ngayon, ang gagawin natin dyan ay tatanggalin ko yon yung circuito ng isang wire dito ng outlet na kapartner niya ay yung nandito. Kasi, ano lang naman tong outlet dito, hindi naman talaga kailangan na nakabukod siya. Kasi, yung load naman natin ay sa ilaw ay hindi naman yan marami kasi siyam na fluorescent lang yan. Kada isang breaker, ano lang yan, ang laman yan ay siyam na fluorescent tube. Yung fluorescent tube na 40 watts. So, hindi mataas yung load niya. Siyam lang yan. Ito siyam ito, ito siyam din, ito siyam din, siyam din ito. Yan. Bali, apat na sirkuito lang yung pinapagawa ko dapat sa kanya. Ngayon, gusto niyang iwala yung outlet. Kaya lang, yun nga, ang naging problem ay hindi ito gagana ang isang sirkuito ng ilaw. So, dito naman sa main natin, ang main natin ay 32 ampere lang yan. Yan, 32 ampere lang yan yung ating main. So ito kasi ay 3-phase na design kaya okay lang yan, 32 ampere siya. So guys, ipapakita ko sa inyo kung anong nangyari ha. Kasi ito hindi ko pa binago, nandito pa yung ginawa ni Walter na isang sirkuito na hindi ko mapailaw. So i-on ko yung main, tapos i-on ko yung mga branches na nilagyan niya ng mga sirkuito ng ilaw. So i-on ko to. I-off ko muna sa switch. Yan, i-on ko yung kada circuito niya. Ito yon ang ginawa niya. Yan, sa dalawa. Tapos ito, ginawa niya. Tapos, ito. Ngayon, titingnan natin dyan ngayon yung hindi iilaw na circuito. So, unahin ko to. Ang ito ay, nandito yan. Itong switch na to. Yan, umilaw naman niya. Yan. Siyam na fluorescent yan. Tapos, ito. Doon yan. Ito. Itong isa sa kabila. Kasi, tagdugang-dugang yan eh. Pang-apat na sirkuito ito, ito. Yun, yun oh. Yun. Yun, yun. Ito guys, kinalas ko. Ito. So, naka-on yung breaker natin. Naka-on. Ito yung isang sirkuito niya na ginawa. Ito yan. So, wala. Yan o. Hindi ko mapailaw kasi. Sige, tutukan mo yung mga walang umiilaw doon. Dapat may isa pang hilera yan na iilaw. Pero, ganito yan. Kasi ang power niyan guys, iisa lang. Yun o. Line 2 lang. Kinamper niya sa line 3. Ngayon,
babaguhin ko to, aalisin ko to. Itong outlet, isasama ko na lang yan sa isang sirkuito ng ilaw. So wala namang problema yon kasi ito ay for emergency purpose lang naman yung ating ano dyan, outlet. Kung halimbawa may isasaksak lang sila dito, halimbawa electric fan. Welding. O kaya pag welding machine, yung portable, okay lang naman. So yun, kakalasin ko na. I-off ko muna yung main. Tapos mga branches. Tapos to. So tanggalin na natin to. So babaan natin yung pagbalat guys kasi maiksi. Kailangan tutupiin natin to para ang maipit ng ating terminal na ng breaker ay mas malaki agad. Kapag nagigpit tayo, hindi siya magiging manipis. Magpa-plat kasi ng tudo yan kapag hindi mo tinupi. Kagaya nito, oh, nag-plat siya ng tudo yan. Oh, manipis na yan. Kailangan makapal. So ito, ikuha na lang natin ito dito sa kabila. Hindi na natin habaan yung pag-ano. Kasi dalawa naman sila. Muna naman siyang pagkuha na iba. So pinagsama na natin yung ating outlet sa isang sirkuito ng ilaw kasi wala na siyang ibang pagkuhaan ng breaker. Parang ano na to, parang pansit na to. Kahit kilawangin tong ano ko, matalas pa yan. Ito, hababaan ko konti. Mas maganda yan pag may maganda sa aday strong pa. Isa continuity check natin yung ating ginawang pag-terminate para malaman natin kung mayroon siyang connection. So lagay natin sa may buzzer o kaya mayroong audible sound, you know. So nakababa yung ating main para siyempre para walang papasok na power kasi may power na yan eh. So continuity check natin guys. So naka-on na siya. Yan. Meron. Yan. Meron. Yan, meron. Meron. So dito tayo sa kabila. Tester. So natin. Yan. Okay. Yan. Okay na. So off natin ulit. I-on ko na siya yung main natin para ma-check na natin yung ating power supply kung
Okay na siya. So, una natin yung isa-isa. Circuit number 1, circuit number 2, circuit number 3, circuit number 4. Nakababa lang yung dalawa sa baba. Tapos, yung circuit number 1 natin, kada circuit ng kada isang sirkuito, isang switch lang siya. So, okay lang yan. Hindi naman yan na makaka-overload sa switch, guys. Kayang-kaya niya yan. So, yung circuit number 2, yan. Siyam lang din na ilaw yan. 3. So, isi-short natin kasi tinanggal ko sa switch. Ito, ito. Yun, umilaw na. Okay. Okay. Para makita natin lahat na may ilaw na hanggang dulo. So, lagyan ko muna. Eh, ano ko lang siya. Ikutin lang. Tapos, number 4. Ayun, na umilaw na ulit. Number 4. Yan, okay na lahat? Yan, papunta dito sa dulo. Yan, meron na lahat. Sige. Ah. Dulo pa. Yun, okay na. Umilaw na. Yun. So yan, okay na guys. Ayusin ko lang sa ating switch kasi tinanggal ko nga. Okay. Tara. Yun. Tara, tara na. Kung mga ganyan na puno, dapat yan ni-exam. So yun guys, ganyan yan kasi tag-iisang sirkuito yan. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng jumperan yung kabilang linya kasi magkaiba sila ng circuit breaker, kaya tag-iisa sila ng switch. Ayan, ganun din sa kabila. So yun, shoutout dyan sa mga nagsisimula pa lang matuto sa electrical. So sana ay magsilbing aral din sa inyo yung mga ganitong klaseng trabaho. Okay dude, so ayan, meron tayong bisita na taga Mindoro din, kababayan ko. Wala, wala. Walaan nyo kung sino. Ayan o. Oh. Yan si Rex. Hello. Ano pangalan? De Los Santos. Ah, si Rex, no? Rex De Los Santos. Ayan si Rex, kapatid ni Albert yan. Baka may gusto kang kamustahin sa atin. Si Rex. Kamusta mga taga Mindoro? Dito, nandito ka sa syudad niya, no? Oo. Nandito lang. Bali, mga ilang ano ka na dito? Ilang linggo na? Ano pa lang? Simula kasi noong 22. Ah, noong 22 lang. Ano pecha ba? 24 na? Ngayon. Nakalang araw. Ngayon. Isa rin sa mga subscriber natin. Saka abangan nyo. Gagawa siya ng kanyang YouTube channel. Soon. Soon. Bago mag-alis. Oo, supportahan din natin siya. I-message niya sa atin yung kanyang magiging YouTube channel. Supportahan natin yan. Yan. Paano? Ano na kami? Ngayon lang di kami nagkita. Kasi maliit pa dati ito nung umalis na kami. Umalis ako sa Mindoro eh. O baka hindi pa napapanganak. Hindi pa siguro, no? Wala pa. Ah, wala pa. Yan yan, malaki na. Yan, shout out kila Robert yan, kila Ate Rowena. Kila, ano ba pangalan ni Mamo? Yolanda. Yan, si kay Ate Landa. Saka si Papa Ramon. Mo, si kay Ramon yan. Kamusta kayo dyan? Kita tayo dyan, pagka uwi ko, mamuli tayo ng Alimango. Alimango, lahat ng mga ginagawa natin dyan sa ilog. Ayan guys, dahil hapon na, may ginawa lang kami na konti. Yung iba hindi natapos, kaya konti lang. Okay, hanggang sa muli. Bye-bye.